tapos eh gagawa tayo ng ano DIY engine guard crash guard ng Timex Supremo. Hi mga boss, kumusta? Medyo matagal-tagal din hindi ako nakapag-vlog kasi medyo ano eh busy kaya ganun. Di bali, pabawi ako mga boss. Bali, ang gagawin natin ngayon mga boss ay gagawa tayo ng ano DIY engine guard crash guard ng Timex Supremo. Ito, papakita ko sa inyo mga boss. Ito pala yun mga boss. Ito yung pinakaunang ginawa ko. Bali, dito sa motor ko unang ginawa. Yun, nakapos kasi ito sa Facebook mga boss, dun sa marketplace. Yun, nagustuhan naman nila, may nungursonada naman. Yun, itong ginagawa ko, bali may may-ari dito, may nagpapagawa. Yun guys, sinabayan ko na rin, ginawan ko na rin ng vlog. Ito na mga boss, ipapakita ko sa inyo yung mga ano, martillaries at gamit na kailangan. Ito pala yung mga materialis boss na gagamitin natin sa paggawa ng DIY engine guard crash guard ng TMX Supremo. Pinakauna sa lahat, bakal mga bossing, ito yung BI na schedule 40 3/4. Ito yung gagamitin natin na klase ng bakal. Mas maganda to kasi medyo mas makapit to sa pintura. Di bale itong mga may kalakalawang, papairan lang natin ng ano to, ng rust converter, kahit yung ano lang, yung Turco na brand, pwede na yun, matatanggal na yun, manu-neutralize na yun mga boss. Yung materialis, tapos ito pa, welding rod mga bossing, welding rod, tapos yan, grinder, yung pagpuputol natin sa mga bakal. Tapos ito naman, hulmaan. Itong hulmaan niya mga bossing. Itong hulmaan, bali ano to, ginawa ko to gamit yung alambre. Yung alambre tinapat-tapat ko dun sa mga mismong pagtuturnilyuan. Tapos ito pa, masilya. Pang masilya sa mga ano, nagweldingan, yung mga parte na medyo malalalim. Tsaka para maging makinis na rin. Tapos metro, lapis, tapos spray paint at barena mga bossing. Tapos pinaka importante sa lahat, welding machine at yung mga PPE mga bossing, to face shield, eye shield, tapos gloves, tapos ito welding mask. Sige, samahan ko na mga bossing.
mismong hugis niya na ano na diamond. Itong natitira na isang to, mga boss, ano to, separate na to. Parang ano na, panibagong cut na. Hindi na igaganon dahil mas mahirap, kaya ang pinapalabas kasi natin dito na design niya, mga boss, yung ano mismong diamond niya, kaya ganyan na lang ginawa ko. Ayan, ipo-pull weld na lang yung mga yan. Inispat-ispat lang. Ganyan yung mas madaling diskarte, mga boss. Kaya oh. Sana kahit papano natuwa kayo, mga boss, sa ginawa ko. Yan, tapos lalagyan na lang natin ng dalawang ano dito. Pag ganun. Yan, dalawa dyan. Tulad nung nandun, oh, yun. Yung dalawa na yun, yun. Ganun. Sige, mga boss.
Ayan mga boss, tapos na. Bali, dalawang ganito yung gagawin natin. Kapabilaan, kaliwat kanan. Ang ibang ilalagay pa natin dito, yung dito pa oh, yung sa pagkakabitan dun sa bandang swing arm niya, tsaka yung ito pa, oh yan yung mga paglalagyan ng slider, ikakabit pa tong mga to, ganyan. Bali, ito pala yun oh mga boss, slider sa Shopee to nabibili yan. Mas mura kasi sa Shopee kaysa dun sa mga shop. Kaya lalo na pag maramihan yung bibilin, makakamura ka dun. Ito yung sinasabi ko na ano, idadagdag pa dun. Yan. Yan. Nilagyan ko na lang ng Shopee yan. Bali ano to, yung di uno na tubo. Pipe. Kaya ito, yung mga maliliit. Lalagyan pa yun. Ayan. Tapos ito. Flat bar. Flat bar yan na di uno. Ayan. Sige mga boss. Ibibideo ko na lang ulit kapag ano na. I-align na siguro yun na lang para ano. At least ang importante na kita nyo na kung paano yung ano. Paraan ng ano paggawa. Sige mga boss. O yan mga boss, ina-align ko na. Bali, ang mas madaling paraan ng pag-align mga boss, ganito. Bali, yung mga flat bar, iunan nyo na, iturnilyo nyo na. Tapos itong mga ganito nya, ispat lang yan muna, huwag nyo munang ipu-pull weld. Para ano, kapag ka nagkamali, madali lang baklasin. At bali, ganun lang, spot lang. At kapag ka na-spot nyo na lahat, tignan nyo ng maigi kung maganda ba yung pagkaka-align nya. Ganyan lang mga boss. O yan, kumbaga ito, ganito tatanggal, o ganyan o. Oh. Yan lang mga boss. Unahin mo muna yung mga flat bar. Tapos kapag kasigurado ka na, ispat mo na. Tsaka kapag kasigurado na kayo sa lahat-lahat ng mga ganito niya, pwede nyo nang lagyan ng kahit apat na ispat. Kung ayaw nyo nang magbaklas ng mga magugutukot ng mga wear dun sa motor mga boss, pwede rin. Basta paandarin nyo lang kahit nagwi-welding kayo dyan. Basta umandar yung motor, pwede. Walang masisira dun. Basta umandar. O yan ang boss. O, okay na, na-align na. Yan. Sige mga boss, update ko na lang ulit kayo kapag ano na. Okay na. Sige mga boss. Thank you.
yan mga boss. Tapos na. Hanggang dito na lang siguro mga boss. Hindi ko na yung pagpipintura at pagmamasilya, baka hindi ko na yan o yun. Hanggang dito na lang. O yan mga boss, tapos na. Na-full wheel na yung mga ano. Dapat i-full wheel. Yan. I-grind na lang yan. Tapos yung mga medyo sobra-sobra, yon babawasan lang para may paglagyan yung masilya. Yan. O yan mga boss, tapos na. Bali, hanggang doon na lang siguro. Hindi ko na i-cover yung ano, yung pagmamasilya at pagpipintura dahil masyado nang matagal eh pag ano pa yun, kaya ganun. Di bali, ang malaga mga boss, may pakita ko sa inyo yung mga ano, diskarte. Diskarte at paraan ng paggawa ng engine guard, crash guard ng Timex Supremo. Sa mga gaya ko rin na mga baguhan mga boss, kayang-kaya nyo rin yun dahil o nga rin, baguhan lang ako, nang kaya ko, kayo pa kaya. O sige mga boss, sa susunod na vlog ulit. Kapag di pa kayo nakapag-subscribe mga boss, please like and subscribe na lang dito sa aking channel.